Hello guys! Welcome back sa munting tahanan ni Adsmazep. Kung bago ka pa lang sa aking bahay, hinihiling ko na kung pwede sana ay pakiclick naman ako guys ng like at subscribe button at pakikalimbang na rin ako guys ng bell icon para lagi tayong updated sa atin pang susunod na mga videos. Maraming salamat! Ngayon naman guys, ay pag-uusapan naman natin ang Biag Nilam ang isang epikong tula ng mga Ilocano mula sa rehiyon ng Ilocos sa Pilipinas. Sinalaysay at sinulat sa orihinal na wikang Ilocano. Pinapaniwalaang na pinaghalong gawa ito ng iba't ibang mga lumilikha ng tula na pinasa sa pamamagitan ng mga saling lahi, at unang sinulat noong 1640 ng isang bulag na manunula na si Pedro Buconel. Sa lambak ng Nalguan, sa baybayin ng Ilog na Gilian sa La Union ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribo ng Ayborot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Ayborot upang ipagiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinubutan ng ulo ng mga Ayborot. Isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad, at siya na ang pumili ng pangalang lamang. At siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipagliligan niya ito. Sa gulang na siyam na buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit din si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Ayborot ang isang mahiwagang tandang, ang tanga Beren, at mahiwagang aso. Baon din niya ang kanyang talisman mula sa punong saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napanaginip pa niya ang mga Ayborot na pumatay sa kanyang ama na nagsisipagsayaw at nililigiran ang tugot na ulo ng kanyang ama. Pagkagising ay nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang kuok ng mga Ayborot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang, isang halidin kawayan. Kinamo ni Lamang ang mga Ayborot. Pinauwi ng mga Ayborot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubos lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang kinig niyang naghahaman ay narinig ng marami kaya't dumating ang maraming Ayborot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Hindi man lamang nasugatan si Lamang. Nang maubusan ng sibat ang mga Ayborot ay si Lamang naman ang kumilos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng tulo ng saging na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Umuwi si Lamang sa Nalguan. Naligo siya sa Ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa Ilog Amburayan at nagsiahon ang mga igat at alimasag sa Pampang. Matapos mamahinga ay dumayak na si Lamang patungo sa Kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Inescanoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa Kalanutian ay nakalaban niya ang higanteng si Somarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Somarang at ito ay sinalipadpad sa ikapitong bundok. Sa tahanan ni Nainez ay maraming tao. Hindi napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang. Nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang. Huling tumayo ang bahay. At doon pa lamang napansin si Lamang. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lamang ng pandit o bigay kaya nakapantay ng kayamanan ni Ines.
Nagpadala si Lam ang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si Lam ang ay ikinasal ng Marangya at Marangal sa simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa kalanigian, kailangang mangguli si Lam ang ng mga isdang Rorang. Nakikinikinita ni Lam ang na may mangyayari sa kanya, na siya ay makakain ng isang birthahan, isang dambuhalang isda. Ipinagbili ni Lam ang kay Ines ang dapat gawin sakaling mangyayari ito. Si Lam ang ay sumisigna sa dagat. Nakain siya ng birthahan. Sinunod ni Ines ang guli ni Lam ang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lam ang. Tinipon ito at tinakpan ng pulang seda ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilaok ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilos ang mga butong may takip na pulang seda. Nagbangon si Lam ang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap si Lam ang at si Ines. Kanilang niyakap din ang aso at tandang. At namuhay silang maligaya sa mahabang panahon. Hanggang dito na lamang guys. Salamat sa panunood hanggang sa matapos ang ating video. Hanggang muli guys. Stay safe at God bless sa ating lahat.